haba niyan, grabe. Lampas siguro dalawang ganito ko. Dalawang di pa ko yung aking talagang makakapag-develop na yan at makakapag-produce ng malaking. And for today's video, nasa ang lupalop ba ako, no? Actually, nagkakapi po ako, kakagising ko lang, no? Kunin natin to kamatis na to and this one. Pwede na yan. Ganyan lang ako mamikas ng kamatis dito. Hello everyone! This is Hermes Unaup, mini Dino Park and Eco Garden, and welcome back sa ating YouTube channel! And for today's video, nasa ang lupalop ba ako, no? Actually, nagkakapi po ako, kakagising ko lang, no? At, yan, magkapi muna tayo. Naiisip ko lang na bakit hindi ko kayo itour dito, no? Kasi pag wala po ako sa garden, sa Giginto, nandito ako nagstay, no? Sa may Santa Maria. And ngayon, gagawin natin is ililibot ko kayo kasi napakadami din pong halaman dito, no? At mamaya makikita nyo yan. Plus update na rin doon sa mga nag-iintay doon sa ating gulay. Diba, naglagay tayo ng gulay dito sa may likod. And papakita ko yan sa inyo. Kaya kung ready na kayo mga ka-MDP, tutok lang po. And we're back mga ka-MTP. At ngayon nga, ayan, nandito kami Santa Maria. Pag nandito ako, makikita nyo si Boobsy. O, Boobsy, let's pakita ka sa kanya. O, diba? Nakita nyo si Boobsy. So, eto na nga. Ngayon, andyan si Boobsy. Boobsy, mag-hi ka. Andyan si Boobsy. Kakagising lang namin, nagkakape kami. Tapos sineset up namin ito. Ayan. So, kita nyo yan, o. Meron kami pa swimming pool. Simula nung nahack yung page, dinatamad na kaming gumala. Ayaw na namin mag-outing-outing muna ngayon, pansamantala. Pero sana ma-recover pa yung ating Facebook page. Pero ikot ko muna kayo dito, ang daming halaman dyan, oh. Kita nyo. Pag nakikita nyo dito, talagang matutuwa kayo kasi mabubusog din yung mga mata nyo dito. And ngayon nga, pupunta tayo siguro unahin natin dito sa may gilid yan. Yan, marami ding halaman. Tapos yung eto, yung mga malalaking halaman dyan. Sige, pakita ko na sa inyo. So dito, sa may harapan, marami kami ditong aglaw. Yan, aglonema, snow white, and ano, yung magaganda yung dahon. Yan, mga aglonema dito. Pero walang ganong araw dito eh. Kaya ganyan yan eh, medyo mapuputla. Tapos ito yung aming kalateya na nagbabrown yung edges, oh. Ayan. Mahirap talagang kalingain ng mga kalateya. Ayan. And itong ating napakagandang halaman na yan. Philodendrons. And ayan. Meron kami dyang mga iba't ibang klaseng halaman. Tapos ikot tayo dun sa banda dun. Dito, meron tayong burl max. Laki na ng burl max natin dito, oh. Nung inuwi namin yan dito, napakaliit lang. Sobrang liit niya. And ngayon, ang dami ng mga naka ugat-ugat, oh. Ang daming stem for propagations na to. Tapos dito merong alocasia na albo. Actually, yung mother plant nito namatay na. Pero this one, yung mga baby-baby, yan, alagaan pa natin. Tapos may mga snake plants kami dito. Yan, kita niyo snake plants dito, no? Hindi siya tayong tayo. Meron pa curve. Meron pa curl. Ayan, no? Mga snake plants. Tapos meron ditong bushida. Tapos dito, nasa ilalim sila ng mga puno. Ayan, meron tayo dong, ano, dracaena. Na, I think, margarita yon, yung red-red na yan. Dati, malaking puno yan. Yung binawas-bawas na. Nandito kami sa ilalim ng mangga. Yan, ang daming mangga dito. Panahon ngayon ng mangga. Kaya napakaganda. Tapos meron ako ditong lumaking bacularis. Ayan o. Ang laki na po. Sobrang laki na yung bacularis natin. Tapos may rubber tree kami dyan. Tsaka fiddle leaf. Siyempre meron ditong yan, CC plants. Na paboritong paborito ko. Yan yung aming mother plant na kinukuhanan. Pag naglalagay kami sa loob ng bahay, dyan kami kumukuha o. Ang dami ng mga cut-cut nyan. Meron kami ditong kalachuchi. Yan. Adenium. Yan, pinapalaki na ko na yung bulb niya, no? Tingnan nyo, ang laki na ng bulb. Tapos ito, may bulaklak na rin siya. Pag sa amin, magaganda yung mga bulaklak na mga adenium, oh.
Ito yung mga adenium na hindi grafted. Siya yung ginagawang parang yan, rootstock. So marami kami yan dito, and pinuputol-putol lang namin kasi yung mahaba na yan doon sa mga gate. Marami rin kami ditong potos, pinapagapang namin. Pero usually kasi doon sa hipag ni Boss Hill, si Ate Lou, siya yung nag-aalaga ng iba't ibang klaseng mga potos. Pero kami itong mga golden potos, pinapakapit lang namin dito sa mga puno. Kita niyo yung mga ugat niya, oh, ayun. Oh, di ba? Napaka kapit na niya. And lumalaki rin to. Meron kami dito malalaki dahon. So, ayun yung malaki naming potos. Dito pinagapang sa cycad. May cycad din kami dito kasi ang cycad, swerte daw yan, you know. At pinaniniwala ang lucky plants. Kaya meron kami dito ang antaas na ng cycad namin, no. Kita niyo. Ayan, pinakapit namin din yung potos. Ayun yung ugat niya. And ganito na po kalaki yung dahon, no. Ang laki na. So, dambukala na. Ang mga potos kasi pag pinagagapang sa mga puno at yung may ginagapangan talaga siya na continuous, tapos na-establish mo na yung ganito kalaking mga pinaka-stem, talagang makakapag-develop na yan at makakapag-produce ng malaking dahon. So ayan, dito malalaki yung mga dahon ng halaman namin. Eto, sa susunod na vlog ko, papakita ko sa inyo yan yung sikreto niyan kung bakit nagkaroon dito ng sobrang laki-laking bird's nest, ano. At yun ang talakayin natin. Pero pakita ko muna sa inyo yan sa isa. Actually, napapakita ko yung madalas sa ating shorts. Ang haba niyan, grabe. Lampas, siguro dalawang ganito ko. Dalawang dipa ko yung aking bird's nest. Yan. And pakpaklawin. Tapos, dito. Ayun pa, meron kami dito ang anthurium. Napakalaki. Tingnan nyo, oh. Ayun yung kanyang pagdahon. Ito, pwede nyo itong kuhanan ng seeds. So, yan. And, ayun siya, oh. Laki rin ng dahon nito. Ayun, ayun, tingnan natin. Ay, ang ganda ng flower. Kita nyo. Wow. Ganda ng flower niya, oh. Yan. And, ayun yung aming lady palm. May mga palmera kami dito. Kasi masaswerte. Yan, may mga ganyan kami. I think Lourdes ba yan? O, basta ganyan. Tapos ito, oh. Ito, parang pumapangit siya dito sa pwesto niya. Dapat ilipat na to. Yan, meron kami dito yung kakaibang ano, yung nakuha natin sa JC's Garden. Ito. Ito yung tree niya sa amin. Dito ko nilagay. Kasi dito, mas maraming mga palm dito sa Santa Maria. At talagang, kasi nga, ang daming benefits ng mga palm. Kaya nagkukolekta kami dito. Meron tayong rotundum na glonema. Ayan. Tapos, nandito rin yung ating melalonia. Yan, philodendrons. Napakalaki din ito. And ito mga kakaibang orchids. Siyempre, snake plants uli. Meron tayo ditong cryptanthus. Actually, marami kami ditong iba't ibang klaseng cryptanthus. Pakita ko sa inyo. At yun ang napaparami namin dito. So, ayan. Dito yung collection namin ng mga cactus and succulents. Yan, okay tayo. Iba't ibang klaseng cryptanthus. Ayan, and ayan. And, iba't iba pa. Dami na ng cryptanthus, so ayan. So, ayan, may mga snake plants. Ito yung nakuha namin na parang mayroong bulo. Ayan. So, ito, ang laki na ng monadenium, oh. Umabot na hanggang dito. Dito naman yung ating Japanese bamboo. Napakaganda nito. And, ayan, namulaklak na. Ayan. Kapag nakakita kayo ng bulaklak nito, swerte to, no? So, natutuwa ako dito sa parang Marian na to. Na naghalo-halo. Okay din, no? Tapos, meron din kami ditong pitcher plants. Ayan, no? Hindi nauubos yung kanyang mga ganito. Madalas siyang magkaroon. Ayan. Oh. Ganda ng pitcher plants natin. Siyempre, dragon's tail din mawawala dito. Yung ating, ayan. Kumuha tayo dun sa giginto. Ayan, paggagapangan namin to. Itong puno na to, nitong mga dragon's tail na variegated. Ayan, marami din kaming ganito dito. Ayan, o. Yan parang tinatawag nilang volcanic. So, pupuntahan naman natin ngayon yung Bugsy, tara. Mano, yan si Bugsy kasama ko. Naon na sa akin. Pupuntahan namin ngayon yung mga gulayan dito. At makikita niya yung mga gulay natin. Ha, papakita ko sa inyo. So, eto na yung mga gulay. And grabe yung mga kamatis. Dami ng bunga, oh. Wow!
Dami ng bunga ng mga kamatis natin. And ayan pa. Ano, napakadami. So, meron pa dito. Inimaya na tayo dito. Pero mostly yung mga namunga sa ating kamatis. Pero may bunga na rin yung mga baging natin. Pakita ko sa inyo. So, unlocking na nito yung ating patola. Tapos nilagyan namin to ng mga balot. Tingnan natin kung ano nasa loob. Ayun. Kinakain kasi ng mga uod-uod kapag walang balot. So, nilagyan namin ng balot. Tingnan natin itong isa na to. Ito malaki na to eh. Tingnan natin to. Yun, ang laki na. Ito yung laki na ng ating ampalaya dyan. Siyempre, may okra. Ayun na yung mga okra natin. And dito, may talong na. Ayan. Ito, marami natin talong. Mga sili. Ayan, may bunga na rin yung mga sili natin. Ayan, dito na lang kami kumukuha pag gusto namin ng sausawan. Ayan, meron kami ditong mga sili. Ang gara ng talong dito, variegated oh. Tingnan nyo. Variegated na talong. Tinog na yung mga kamatis. Pwede nang pitasin. Pipitas tayo ng mga kamatis. Oh, tingnan natin itong kamatis na to. And this one. Pwede na yan. Tingnan lang ako mamitas ng kamatis dito. And ito pa. Kamatis pa dito. Mga hinog na. Tingnan na rin natin yan. And ayan. Ito medyo hilaw pa yung isang kamatis dito. O ito yung tatlong hinog. Yung dalawa, susunod na lang yun. Ayun o, paabang. So, hinaharvest ko araw-araw yung mga kamatis dito. Pero pag pupunta na kami na ng giginto, hindi ko na hinaharvest sila na lang. Ayan, nakakuha ko ngayon ng tatlo. So, ayan, napanood nyo na yung ating pag-ikot. Nakakuha ko ng kamatis. Yung ibang gulay, hindi ko pa nakuha. Anyways, ayan po. At habang nag-aantay tayo, umikot tayo, na mapuno itong ating portable swimming pool. O, sa mga magtatanong at talagang gustong bumili ng ganito, para magkano bili natin dito? Parang 10,000, no? Last year. Pero ngayon, baka mababa na lang po, ano, yung presyo nito. O, kung maluwag naman sa inyo at may pwesto kayo, pwede na to, oh. Ang laki nito. At lubog ka na dito. Siguro mga pag nakaluhod ako hanggang lumalampas. So, yan. Siguro, ito kasi merong 1,000 gallons, 1,000 plus na gallons. Probably mga 5 drum yung kayang nitong lagay, o mahigit pa kasi malaki. Tapos punuin mo lang siya, i-assemble lang. Madali naman siyang i-assemble. Titingnan nyo lang po yung pinaka-manual niya kasi may kasama naman siyang manual. So yan, kung gusto nyo na dyan lang sa bahay, parang swimming sa bahay, pwede na kayong bumili ng ganito na lang. So ayan mga ka-MD, pinapanood nyo na yung ating video at paglibot. At habang wala pa tayo sa garden, dito muna tayo magliliwalyo. At ayan, thank you so much sa panonood nyo. Sa mga hindi pa po nagsasubscribe sa ating YouTube channel, kung bet-bet nyo po yung gantong usapan, yung plants and gardening, eh mag-subscribe na po kayo. Huwag nyo po kalimutang i-hit yung notification bell para lagi updated sa aming latest uploads, pati po sa iba't iba nating social media accounts, sa ating TikTok, Instagram, Facebook page. Yan, search nyo lang po, Hermes Sunaho Armina Dino Park and Eco Garden. Makikita nyo na yan. Salamat ng maraming mga ka-MVP. And this is Hermes Sunaho, nagsasabi sa inyo ng happy planting. Liguan na. Liguan na ba? Bye-bye.